Amelia. Tandang-tanda ko pa. Ang bawat salita na palaging binibigkas sa akin ni Ina at Ama. Ang bawat payo. Ang bawat pagpaparamdam na hindi ako nag-iisa sa mundong ito. Ang bawat pag-alaga. Ang bawat ngiti na bubungad sa akin sa umaga. Ang bawat pagmamahal na pinaramdam nila. Ang bawat sakripisyo. Ang bawat pagod na dinaranas nila mabigay lang ang pangangailangan ko. Tandang-tanda ko pa. Eh ikaw, natatandaan mo pa ba? Kung iisipin mo ang unang pagkadapa ng mga panahong gabay ka pa nila na sa bawat takbang ay nakasunod sa iyong mga paa ang gabay ng magulang para matuto ka. Sa unang metrong paghakbang ay halos maiyak na sila sa saya. Sa unang ngiting nakita nila sa iyong mga mata ay punas lahat ng paghihirap na dinaranas nila. Ikaw ang dahilan ng pagbitaw nila sa mga bagay na walang magagawa. Ang alagaan ka ng tama, yan ay naging priority nila. Hangarin ng mga magulang ang maging mabuti ka. Na balang araw paglaki mo, makakamit mo yung pangarap na gusto nila para sa'yo. Ang kinabukasan ay nakasalalay sa mga kamay mo. Ang kinabukasan ay hindi naabot ng magulang mo. Kaya gusto nila itong makita sa'yo. Pero bakit? Bakit sa paglaki mo ay nawala na ang respeto? Bawat pagpapaalala ng magulang ay sinasagot mo. Nakalimutan mo na ba kung ano ang mga paghihirap nila sa mga oras na nasa sinapupunan ka pa ng ina ay alagang-alaga ka sa loob ng 9 taon na pagdala sa'yo ng tama hanggang sa isinilang ka na sa kahit lamok man lang ay ayaw nilang madapuan ka tapos ngayon ano ba? Pagmamahal nila sa'yo mula noon hanggang ngayon ay hindi naiiba. Pero bakit may mga anak pa rin parang palagi sila pa yung nasa tama? Kaya payo ko, ibalik ang respeto. Suklian mo kung ano ang ginawa ng magulang mo sa'yo. Darating sa punto na magiging magulang ka rin kagaya nila. Kaya kung gusto mong igalang ka ng mga anak mo, igalang mo muna sila. Huwag mong itulad sila sa ibang tao. Hindi ka naging ganyan kung hindi dahil sa magulang mo. Kaya pakinggan mo sila. Lahat ng payo ng magulang ay para sa ikabubuti mo. Hindi para sa kanila. Tandaan mong kahit kailan hindi kanila pinaliwala, hindi ka pinapabayaan, kaya hindi ka nag-iisa. Sa laban ng buhay, kasama mo sila. Iiwanan ka man ang lahat, pero ang magulang kahit kailan hindi yan naisip nila, tandaan mo. Sa magulang tayo natutong makontento. Sa magulang tayo natutong rumispeto. Sa magulang tayo natutong lumaban. Na sa bawat pagkadapa natin nung una may magulang, dapat tatayo tayo para lumaban. Na sa bawat mali nating ginawa ng magulang na igagabay tayo sa tama. Kaya mahalin mo ang magulang mo. Kasi hindi sila permanente sa mundo. Lahat ng bagay, kahit anong oras, pwedeng mawala. Huwag mong hayaang darating sa punto na magsisi ka. Kaya igalang mo sila. Higit pa sa pag-alang mo sa iba.